Anong gusto mong maging paglaki mo? Ito siguro ang pinakamalalim na tanong na unang pinag-isipan ng marami sa atin nung bata pa tayo. Ilan sa aming tinanong, gustong maging doktor, scientist, chef, engineer at architect. Walang maling sagot. Para bang makakamit mo lahat ng gugustuhin mo? Pero sa isang liblib na lugar sa Aurora Province, nakilala ko ang ilang batang umiikot ang pangarap sa kanilang munting komunidad sa tabing dagat. Mga pangarap na naghihintay lang makapaglayag at mabigyang pagkakataon sa walang hanggang posibilidad. Kami sa mas malaking bangka dahil 2 hours pa yung babiyahihin namin para makarating kami doon sa isang remote community nila na merong isang eskwelahan na nag-aalaga naman sa mga katutubong agta. So, ngayon naglilipatan kami dito kasi galing kami sa isang low tide na area kaya gumamit kami ng 2 maliit na bangka. So, ngayon naman gagamit tayo ng malaking bangka. Malayo man ang biyahe patungo sa barangay San Ildefonso, Kasiguran, Aurora. Aaliwin ka naman ng magagandang tanawin. Mayaman sa kalikasan, pero gaya ng maraming lugar sa bansa, may mga nabubuhay pa rin sa hirap. Hey! Sa aming pagdating, isang eskwelahan ang bubungad agad sa amin. Ang sentrong paaralan ng mga agta. Para bang kayamanang ipinagmamalaki? Kung sa bagay, kayamanan naman talaga. Ni walang kuryente rito. Ang pagkain ng mga residente, madalas galing sa kagubatan at karagatan. Hello! Ako si Ate Sandra. Ang init ng panahon, pinantayan ng mainit na ngiti ng mga estudyante. Isa sa mga estudyante si Efrain Kaludukan, 14 years old. Salutatorya ng magtapos ng grade 6. Ayon na rin mismo kay Efrain, mas mataas pa siguro ang grado niya sa eskwelahan kung hindi siya napapa-absent para tumulong sa paghahanap buhay. Para merong pagkain ng pamilya, sumasama siya sa tatay niya sa spear fishing. Suot ang improvised na kagamitan
sumisisid sila papunta sa corals para maghanap ng isda. Pigil ang kanilang paghinga sa ilalim, tsaka aangat para kumuha ng hangin. Tapos, sisisid ulit. Ilan na huli nyo? Isa pa nga ba? Nasa laot na tayo, no? Wala ka pang mahuli. Pailap talaga. Pailap na, maliliit pa. Habang nasa ilalim ng dagat si Efrain, naalala ko yung mga panahong 14 years old lang ako tulad niya. Kung wala ako sa eskwelahan, nasa mga libangan lang ako gaya ng panonood ng TV, pagbabasa ng libro o kaya kasama ng mga kaibigan. Pero si Efrain, katuwang na sa pangangailangan ng pamilya. Kung hindi sumisisid, nasa ibabaw naman ng tubig si Efrain para itaboy ang mga isda papunta sa tatay niya. Kaya masasabing hindi lang sa classroom marunong si Efrain, marunong din siya sa buhay. Sa araw na ito, naging mabait ang dagat sa mag-ama. Ano pa nahuli? Dahil sa pagtutulungan ng mag-ama, nakatatlong isda rin sila. Kasya na yan buong maghapon o tanghalian lang? Tanghalian lang buong. Anong pakiramdam na ngayong araw na to kahit paano sigurado na yung tanghalian ng pamilya? Ayos na rin po kahit po kaunti po. Meron na pong uulam sa pagtanghalian po. Kung hindi kaya kayo nang isda ngayong araw, ano yung ulam ng pamilya, Efrain? Wala pong ulam. Paano yung hapunan kaya, Efrain? Maski anong ulam naman po pag hapon. Kasi po, di po makakapanisid ng hapon. Nakwento sa amin ni Efrain, marunong din siyang manguha ng pagkain sa kabundukan. Kasama raw ito sa kailangang matutunan ng mga batang agta. Ang gusto ko rin matuto siya manisid. Kung halimbawa wala ako, hindi makasisid siya para may maulam yung mga kapatid niya. Saka yung nanay niya. Isang amang sumisisid para buhayin ang pamilya ang handang magsumikap para sa pag-ahon ng kanyang anak. Isang dakilang pagmamahal na hindi kayang palubugin ng daluyong ng kahirapan. Ang pagsisikap ng ama. Sinusuklian naman ni Efrain sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti. Marlo? Nang magsimula ang klase, napansin kong magkakasama sa isang classroom ang iba't ibang grade. Mas marami yung grade 4. Ito grade 4. Ito si Janelle, anak, humalo ka na dito. Grade 4 siya? Yes, oo. Grade 3 and 4 na siya. 3 and 4. Lada dalawa din. Ito, magkasama kayo. Kayo anak, magkasama kayo nila JJ. Magkasama kayo. Ibang group kayo yan. So, grade ano po yan? Grade 6 itong dalawa and then grade 5. Kasi combine po ang 5 and 6 nila sa isang ano. Nalaman kong hindi public kundi isang private school ang sentrong paaralan ng mga agta. Sa pinansyal na tulong ng foreign missionaries, nakapag-aaral ng libre ang mga agta. Kasama na rin dito ang pasweldo sa mga guro. Ito din yung mission ng dating obispo na Yumaong Bishop Labayen. Isa sa mga appointed stars niya doon sa Lima. Talagang pagtutok doon sa nasa laylayan, particular sa mga katutubo. Kaya isang pari na dating Franciscano na lumipat sa prelatura ng Infanta at sinimulan niya ang pagmimisyon, no? Pumunta siya sa mga komunidad at nagtayo siya ng informal school dito sa Dipuntean, sa taas pa ng bundok. Taong 2016, itinayo ang eskwelahan sa tulong ng mga donasyon.
Tumulong naman sa paggawa nito ang ilang residente. Ako na nga siwa niyan eh. So naghanap ako ng architect diyan. Si Architect Palafox. Si Architect Palafox pa? Ang nag-design doon sa main. Kasi kaibigan ko siya. Gawa sa kuwan, sa kawayan. Pero wala kami mahuwang kawayan, kaya yun na yun. Pero ang tibay yan, hanggang ngayon, minor repair lang ang nangyayari. Hanggang grade 6 lang ang eskwelahan sa ngayon. May dalawang classroom na ginagamit ng dalawang guro na Agda rin. O, guguhit kayo ng mga kaya ninyong i-drawing. Kung paano ninyo ipinapakita yung paggalang sa inyong mga magulang. Pabibigyan ko kayo ng mga color. Ito yung gagamitin ninyo. Napansin kong halos walang sariling school supplies ang mga bata. Kulang din sa upuan, kaya kanya-kanyang posisyon na lang habang nagkaklase. Yun, kinuha mo yung dala ni nanay, tutulungan mo siya. Wala silang libro rito, bagamat meron daw naman sa mas malaking eskwelahan ng mga Agda sa Kasiguran. May ilan lang, ma'am. May ilan lang din po kami mga libro. So ang hinahanap pa din po namin sana, meron yung mga librong, bagong libro na naka-edition talaga siya sa K-12. Yun po yung gusto namin din. Yun ang para... wala kayo? Opo, ma'am. Yun din po ang wala kami. Module ng DepEd ang gamit sa pagtuturo sa mga bata. Dahil nasa ilalim sila ng Open High School Program ng Department of Education, pinapangasiwaan sila ng DepEd teacher na si Michael. Kapamilyar kayo sa Florante at Laura. Yun nga lang, minsan lang sa isang buwan nakakapunta si Teacher Michael sa komunidad ng mga Agda dahil sa layo nito. May mga estudyante rin siyang tinuturuan sa iba't ibang lugar. Under sa ng DepEd sapagkat siya na inaproba ng DepEd kasi hindi naman sila magtatayo, hindi naman sila magtutuloy kapag walang permit galing sa DepEd. Abali, twice a month po kami pupunta twice dito para magturo ng face-to-face sa kanila. So, sinusunod nyo na lang yung module? Yes po, sinusunod po. Yes po. Mm-hmm. Sinusunod po namin yun. Okay. So, kahit mga ilan lang naman po yung libro namin, basta't meron po kaming milk na guide, pwede kami pong mag-print or gumawa ng mga ganitong learning materials. So, ito na yung pinakang lesson namin sa araw-araw naming pagtuturo sa mga bata. Kumbaga, pwede ba sabihin na iiwanan sila, na pag-iiwanan o hindi naman? Hindi naman, ma'am, actually. Nakakasabay na din po ang aming school. Samantala, sa bayan ng Kasiguran, isang malaking paghahanda ang nagaganap para sa mga estudyante ng Aurora Province. Kasama na riyan ang mga kabataang Agda na walang kamalay-malay sa bagong karanasang naghihintay sa kanila. So kids, yung nakikita nyo, Science Interactive Exhibit. Dumating ang araw ng pagtawid nila sa karagatan. Masayang sumakay sa bangka ang mga bata. Patungo sa landas ng pagtuklas. Pero naisip kong hindi lang mga bata ang sakay ng bangka, kundi ang pinagsama-samang pangarap at pag-asa ng isang buong komunidad na matagal ng salat. Kasama ng mga estudyante at ilang magulang, sumakay kami sa bangka patungong Barangay Luwal sa Kasiguran. Sandali kaming huminto sa laot dahil isang bata pa ang humabol. Walang dapat maiwan dahil mahalagang araw ito para sa mga bata. Kakanta si Mary Grace! Palakpakan natin! Sa biyahe, ilan sa kanila ang nagpakita ng talento. Thank you.
Mabilis umandar ang oras kasama ang mga bata hanggang parating namin ang pangpang. Firme! Malapit lang ang eskwelahan mula sa Pantalan, kaya naglakad na lang kami hanggang makarating sa Luwal National High School. Sa araw dito kayo mag-aaral, ha? Gusto niyo ba mag-aaral dito? Lahat po ang nakikita natin is Science Interactive Exhibit. So meron lang po tayong tatlong rules before we proceed. Sa isang gym, matatagpuan ang traveling science exhibit na pinagtulungang dalhin dito ng Department of Science and Technology o DOST at Philippine Foundation for Science and Technology. Sa tulong ng Department of Education at local government, dinadala rito ang mga estudyante mula sa iba't ibang bayan ng Aurora. Naka-display ang exhibit sa loob ng 6 na araw. Ang layunin po ng traveling exhibit ay mapaunawa sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nakatira sa malalayong lugar na mahirap abutin ang kahalagahan ng siyensya at teknolohiya. Dito sa kanila pinapaunawa ang mga nakikita nilang ordinaryong mga bagay o mga pangyayari ay pwedeng mapaliwanag sa pamamagitan ng siyensya at teknolohiya upang ang ating mga kabataan ay talagang maging interesado sa agama at teknolohiya. Nakita din namin na hindi naman talaga nakakapunta lahat sa Manila. So we developed this traveling science centrum na umiikot sa mga lugar na hindi nararating, na malayo, katulad nito, no? So, nagtitravel kami, nakalagay sila sa truck. Kaya masasabing isang pambihirang pagkakataon ito para sa mga kabataang tumawid pa ng dagat para rito. Pupo tayo. Para sa mga estudyanteng sa loob lamang ng paaralan nakukuha ang ilang konsepto ng siyensya. Makikita sa kanilang mukha ang interes at tuwa habang pinaliliwanag sa kanila ang mga atraksyon sa interactive exhibit. Ang buyon ay pwede yung gamitin, hawakan at paglaban dahil sila ay science interactive exhibit. Una nilang sinubukan ang finger tingler na nagbibigay ng mahinang electric shock na tumutulay sa katawan. Adita. Siyempre, hindi ko pinalagpas na masubukan ito kasama sila. Natatakot ka? Wag ka matakot. Ipinaliwanag muna sa aming may dadaloy na mahinang kuryente sa katawan namin. Matinding pambungad ito at isang pambihirang karanasan para sa mga batang hindi nakaranas ng kuryente sa kanilang lugar. Sumunod nilang sinubukan ang head on a platter. Isang ilusyon gamit ang salamin na nagpapakita ng ulo na tila walang katawan. Nawala ang kanyang katawan dahil meron tayong salamin. Simple lang. Pero damang-dama ang saya ng mga bata. Isa rin sa mga atraksyon dito ang pedal power na nagpapakita naman kung paano na ipapasa ang enerhiya. Yan. Yung energy
ay galing sa inyo. At dahil nga walang kuryente sa komunidad ng mga Agta, ganun na lang ang interes nila rito. Makita po natin yung classmate natin na tumaas yung boho. Isa sa pinakapatok sa mga bata, ang Van de Graaff generator. Dahil sa electrons na dumadaloy sa katawan ng tao, tumatayo ang buhok at naghihiwa-hiwalay dahil sa parehong charge. Naging matindi naman ang challenge para sa aparato na patayuin ang mga buhok ni Efrey. Ilan pa sa makikita rito ang plasma sphere? Anti-gravity mirror. Frozen shadows. At marami pang iba. Napansin kong puno ng tawanan ng mga bata ang exhibit. Ito yung lugar na masaya ka habang natututo. These are all curriculum-based. Ano? So, yung mga exhibits na yan, una napapansin natin sa bata, nag-enjoy sila. Pero actually, meron yung kakibat na scientific concepts na ano, na naggagamit ng teachers para ituro inside the classroom. Ang DOST, umaasang sa pamamagitan ng Traveling Science Exhibit, magkaka-interes sa science ang mga bata. Kung tatanungin natin ang mga kabataan sa ngayon, sino may gusto na maging engineer scientist? Ako konti lang. Kasi hindi sila exposed sa ganung profession. Ang madalas nilang mabanggit ay yung madalas nilang makita sa kanilang paligid. Pulis, militar, sundalo, o guro. Kaya gusto nating ibaba sa ating mga kababayan, ano ang siyensya? Ano ba ang kahalagahan ng siyensya sa kanilang mga buhay? Habang nag-e-enjoy yung mga estudyante sa science exhibit, yun ang mga teachers nagte-training dito kung paano magsagawa ng science experiment gamit yung mga improvised materials. Panoorin natin. Is it a conductor? Para raw mas maging epektibo ang pagtuturo ng siyensya sa mga bata, nagsagawa rin ng training para sa mga teachers. Bumiyahe pa sa Aurora si Professor Corazon Salumbides, isang balik scientist ng DOST. I will encourage you to write on it. Sulatan nyo ng notes ninyo. Nagturo siya ng physics at chemistry sa Amerika ng 30 taon. At ang kanyang kaalaman, ibinabahagi niya ngayon sa mga Pilipinong guro. Tinuturuan ang mga guro ng simpleng experiment na pwede nilang gamitin sa classroom. Ang mga guro, estudyante muna ngayon. Isang pagkakataon na halatang na-enjoy nila, lalo't hindi basta-basta ang trainer nila. Modesty advice, I have trained over 10,000 teachers all over the Philippines. And 99.9% yun ang sinasabi nila. The reason, I guess, is because for most of them, this is the first time ever that they were trained this way. Binigyan sila ng mga kagamitan para rito. At kung sakaling maubos na ang laman ng kahon, tinuruan silang gumamit ng mga ordinaryong bagay sa pagtuturo.
Kaya yung nakita ng mga bata sa science exhibit, pwede nilang gayahin sa classroom. Kabilang sa mga nagte-training, si the teacher Zaira mula sa sentrong paaralan ng mga agta. Mari ko rin ituro sa mga estudyante ko yun. So, ang laki po ng pakinabang niya mga ganyang experience. Exhibit na yan. Sa sinabi ng mga guro, lalong nabuhay ang pag-asa para sa mas dekalidad na edukasyon sa mga liblib na lugar sa bansa. Pero ang tanong, paano nga ba mailalapit ang siyensya sa sikmura ng masa? Hindi hadlang ang distansya at kahirapan sa isang masidhing pangarap. Ayan. Anong pangarap mong maging paglaki mo? Maging teacher po. Teacher. Bakit mo gusto maging teacher? Kasi po, makakatulong din po sa mga kabataan po. Pag naturuan ko rin po sila po, sila rin po magtuturo sa ibang kabataan po. Anong pangarap mo sa para sa pamilya mo kung makakatapos ka mag-aral? Bibili ko po sila ng malaking bahay. Kailangan ni Efray ng tulong ng kanyang mga magulang na abala rin sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Ay, gusto ko nga po mag-aral siya eh, para hindi niya maranasan yung naranasan kong hirap sa paninis. Mas maganda po yung sabi nga po sa kanya ay eh, ano ba ang gusto mong hawakan, lapis na lang o paano pang hawakan. Pero ikaw handa kang suportahan siya sa pag-aral? Ay, oo po, mama. Grade 7, high school, hanggang college, kaya? Malaki ko kaya po, masi po ganito ako ay namumunga na rin po mami yung mga tanim ko rin. May balak naman si Efray na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Grade 7 na siya sa susunod na school year. Yun nga lang, halos 2 oras na biyahe sa bangka ang layo ng eskwelahan mula sa kanilang tirahan. Ang pangarap ng mag-ama, mas magkakaroon ng tsansa sa hakbang na mailapit ang edukasyon sa malalayong komunidad. Magsisimula sa maliliit na hakbang sa dalampasigan hanggang lumago ito at makatulong sa bansa. Ang success ng isang bansa ay dahil sa science and technology. Ang kailangan nating gawin, talagang tutukan yung mga bata para mag-lead sila sa science career later on when they go to college. And the USC, maraming mga scholarship na ino-offer. So, pwede silang pumasok sa mga ganun. Pag ikaw ay negosyante, sa siyensya at teknolohiya, negosyo at kikita. Sa mga industriya, kapag ginamit ang siyensya at teknolohiya, aarangkada ang sektor. Kapag ikaw ay nasa larangan ng kalusugan, sisigla ang kalusugan with science and technology. At talagang gaganda ang buhay ng mga tao sa siyensya at teknolohiya. Marami pang kailangang gawin. Pero nung araw na nagtagpo ang siyensya at ang mga bata, may pag-asang naipunla. Nasanay maalagaan at maisakatuparan. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.